tira mamaya yung torre nila dito sa wall. Oh, pero nahuli nila si Rapidon. And that is going to be the first blood. Numbers game on to the side of OMG. Sensui nandito pa rin sa may area at nagkaroon na tayo din, oh, ng unang kill. Kala ko hindi na darating yung point na may matitakedown dito kasi 11 minutes na ni isa sa kanila walang immortality kasi wala naman namamatay kanina pa eh. Kanina pa yun, di ba? Kung baga 11:20 pumasok yung first blood pero si Sensui ata susunod na. Yeah, that's going to be the heavy spin. Oh! Ang daming nahuli ni Sensui and look at that! The ultimate coming out here from the side of Onyx pero hindi enough yung damage nila. Si Nets nandoon sa may gitna. Nahuli siya ni Renjo and Ryota sinusubukan niyang pigilan yung pagkuha ng Lord. But may falling star mo na. Taas ng damage output. Rapidot na. At may siba mo magagana. Wala. Merong hatak na magagaling kay Miko. At that stun will do it. Rapidot goes down once again. At biglang pumutok ang laro. 5-0 ang ating kill score after the first Lord of the Game. Barangay ang nanaig sa laban na yon. Oh, sobrang laking factor ngayon. Nahihirapan si Rapidot talaga na mag-engage kasi. Tapos nilapagan pa siya ng bako ng buong half court para lang ma-secure yung kill on the side of Ryzen. And now 3-0-2 na ang jungler ng Omega. Kumabalikan natin ng early game, nakalamang sila ang Onyx Philippines ang konti. But look at this! Miko goes down at yun ang first kill. Ganun lang side, ng side ng Onyx. Oh my God, Onyx Philippines with their first kill. But Rapidon is still 0-3-0. Kanino ba napunta yung kills? At least sa kanilang gold laner napunta ang kills. Well, for Onyx, kinagandaan yung sa lineup nila is meron silang AOE na linking skill dito for Melissa. Kailangan pag gumagamit ng heavy spin. So this Lord Dance ay nag-favor sa side ng Onyx. Wait, take note, wala na nga Purify dito si Ryota. Pero meron na huli dito. And that's going to be Ryota. Wala na nga siyang Purify. Katulad sa Rabin Shanten. At tignan mo yung ikot. Yung Beyblade Battle! Rapidot! Hinahabol siya dito ng mga members ng side ng Omega. Si Ryzen dito, Kamon, di ka tumumba. Pero siya ay nag-lifesteal muna. Kelra, nasa harapan na ng lahat. And sobrang naging confident kaya no nakita niyang wala na si Ryota. It's a 1-for-1. Gagawin. Oh, tsaka nilalalim talaga ng Onyx, kung mapansin niya, nilalalim talaga nila yung Lord para medyo rogue yung side ng Omega pagdating sa team fight, not unless. Kasi masikip na yun eh. If ever na yung pumasok doon kay Sensui, automatic, sip, ikot agad. At hindi lumagpas doon sa border si Ryzen. Pero meron siyang ipit galing kay Sensui. Pero eto na nga, the heavy spin battle. Wala si Ryzen. Kanina mapupunta yung Lord, it will go to the side of Onyx. Pero sila kaya ka dito, naipit. Ladies and gentlemen, going in for the blazing duet. Nets, nagamit yung Wind of Danger. Pero nandun si KLDJ for the execute. Ladies and gentlemen, Kelra will not go down. And Ryota dito, talagang niyayakap siya ni Renjo at si Sensui. Tineterrify ng tineterrify side ng Onyx dito sa may brush na ito. Nakikita niya si Rapidot, ginagamit niya yung Don't Run Wolf King para kahit papano ay makapag-deal ng damage. Pero at this point on, it's all about the objectives. Hindi magpipilit ng team fight dito yung dalawang teams. Ito na yung trend natin for almost 20 minutes into this game. And I do feel that kailangan protektahan ng OMG as much as possible si Ryzen na hindi siya masipa ulit ng ganon. Oo, pinaka-X-factor kasi na, imagine kung wari masipa, tapos meron pa Molina. So, super friends, napaka, hindi natin nakikita na super fancy talaga yung kanyang hero dito, pero siya yung isa sa may pinakamalaking factor kung bakit nahihirapan din talaga yung mga front runners of Omega na pumasok basta-basta. May Molina nakalatag, by the way. At si Ryzen na naman dito ay nahuli. And that is Muddles and Cuddles doing their thing. Rapidot dito, nahuli si Kelra. Walang buhay si Kelra. Kahit ano, pero na din na si Renjo. Andito na si KLDJ. Wow. And look at the objective gaming na ginagawa ng side ng Onyx. Sobrang simple lang ng galaw. Pero dahil dun sa pag-Lord Dance sila, at isa ito sa mga strengths nila, dun sa kanilang Lord Trial. Kailangan talaga nila makuha muna yung Molina. Kinuha ni Ryzen yung Molina. Rapidot with a play! And that is going to be the way of the dragon. Blazing Duet. Nahuli lang si Rapidot. Kanina mapupunta. It will go to the side of OMG. Sensui, hinahabol si Ryzen. Super friends dito with the magic boomerang. Tutumba si Ryzen. Man, yung Lord. Back and forth. 30 minutes, almost 30 minutes na tayo to the game. Ito na ata eh. Parang running for longest game. Tama. MPLPL Season 10. Akala ko na isa araw yung sa Paramis Valentina. Dito pala yun. Ay, Paramis Estes. Ito pala yun kasi ang dedepensa na naman ulit doon si Fredrin.
Pero Rapid ang kukuhanin lahat ng damage. Possible ito na yun. Possible hindi din. We will not know. Masyado atang malalim ang pagpasok doon ni Ryota. Rapid at dito with the kick. And that's going to be the lethal counter. Ladies and gentlemen, look at the Lord. Half HP. Renjo, kakapasok pa lang. Sensui, ang baba ng buhay. Meron siyang immortality. Pero hindi kayang i-give up ngayon ng Onyx etong Lord na ito. Renjo, hinahabol si Rapidon. Si Miko naman, hinahawakan si Sensui. And that is going to be the heavy spin. Big news. Little counter ginamit na. And Rapidon, will he go down? At si Kelra na nga, uultihan si Super Fritz. Pero sabi ni Nex, tatapusin ko na lang to. And handa na! Ni Kabalbon, hindi